Mas masarap pa to. Mas maganda pa po ang alsa nito. Nandito po tayo sa At Home with Chef Gene. And today, ang special episode natin, tayo ay gagawa ng puto para sa bahay. At hindi kailangan ng mga kung ano-anong pupunta tayo sa komplikado mga palengke na papagiling natin yung galapong lahat. Hindi. Gumamit tayo ng madali at makakagawa tayo ng puto pero original. Kailangan natin ay 3 cups of rice flour. 3 cups rice flour. At kailangan din po natin sa 3 cups rice flour, kailangan po natin ng 1/2 cup glutinous rice flour. Tama, Jeff? Tama? 1/2 cup? So, kasi kailangan din natin 1 1/4 cup sugar. Okay? Kailangan din natin 2 1/2 teaspoons baking powder and 1 teaspoon salt. Okay. Ito yung ating harina. Okay? Ihahalo natin ngayon ang ating mga harina. Okay? So, yan na po yung ating 3 1/2 cups rice flour. Kalahating recipe lang po gagawin ko ngayon kasi masyadong marami ho at gusto kong pakita sa inyo na magandang example man lang sana. So, ito ang ating sugar. Okay? Konting salt. Okay? And para mabilis ay lalagyan natin ng instant yeast. Okay? So, hahaluin natin to. Lahat ng dry ingredients, hahaluin natin. Okay? So, with that, kailangan natin ng 400 ml ng coconut milk, kakanggata. Ang bawat isa nito, 200 ml. At dahil kalahating recipe lang po ang gagamitin natin, ang gagawin natin, ay tama na ang isang pakete. Okay? So, ayan. Ayan ang coconut milk natin. Okay? At least dito, consistent ang recipe natin at wala nang butil-butil. Hindi na kailangan salain yung ating coconut milk. Kasi wala namang fiber dahil nakapackage na. Pagkatapos, gagamit tayo ng 2 cups water. So, hahaluin natin to. Di-divide ko na po ito into 3. Kaya sinabi kong 4 kasi yung isa, pwedeng plain. Plain lang. Yung bang pwedeng pang pangtabi at pang sa dinuguan. Lalagay tayo ng kinudkod na ginayat or grated ube. Okay? Hilaw po to. Imimix ko para chunky. Okay? Ube po to. Hindi naman puro flavoring lang. Dapat merong konting texture. So, ito po. Ito po yung ating ube. Ginayat po yung ating ube. At lalagyan natin ng ube flavocol or ubing flavor with color. Ayan, oh. Ayan ang ating ube. Napakaganda. Okay? Okay? Ito ang gamit ko is Bakersfield. At nabibili to sa mga bakery supply. Ube na, color pa. Ayan. Ganda, oh. Okay. Ngayon, ako, mas gusto ko yung may konti pang a few drops ng red food color para mas lila ng konti yung ating ube. Gawa tayo naman no medyo brown. Lagyan natin ng muscovado.
Mas matamis ng konti. Pero masarap din. Okay? Lalagyan natin ng muscovado sugar. So medyo ano to, medyo beige ng konti. At habang nagfe-ferment, dahil meron na tayong nilagay na yeast, no? Kakainin ng yeast yung asukal at maglalabas siya ng unique niyang flavor. Nilagyan ko na po ito ng magnolia butter para malinamnam. At lalagyan natin ang ating container ng plain. Ito yung ating ube. Ilalagay ko na ang ating ube sa pinakailalim kasi yan ang pinakamalapot, may ube. Okay, so ano pwede nating gawin? Pwede tayong maglagay ng keso. Okay, pang ibabaw natin. Kaya nga sabi ko, apat na klase. Kahit sa ube, pwede tayong gumawa ng ube cheese. Ayan. Oh. Pwede rin tayo magdagdag pa ng maalat na itlog. Oh, the best yan. Ayan. So, napakadali nito. Kailangan i-steam lang natin at pag umalsa na siya, konting oras lang at meron na tayong mapapamirienda at papabaon sa mga bata. Alright, there you go. So, starting to produce steam. Lagay na natin yung ating ube sa ilalim. Then, lagay natin yung ating plain sa taas. And, oras na lang pag-uusapan natin dito, pag-alsa nito. Tapos na to. Titingnan na po natin tong ating puto. Ay, ang ganda ng ano, ganda ng putok niya. Ayun o, tingnan nyo. Ayun na yung putok niya o. Tapos itong ube, ito, dahil may halong natural ube, hindi pa putok at hindi pa bilog ang alsa niya, no? Pero okay pa rin. Okay pa rin siya. Ayan, ayan po ang ating ube. At itong white na natural natin, ayan, yung traditional na ube natin. Medyo mainit, kaya baka hindi natin makuha ng buo to. Pero, matitikman naman natin. Lagyan natin ng butter. Lagyan natin ng magnolia butter. And, eto na po. O, yan, nabuo naman pala. Medyo mainit, nakakatakot kanina eh. Baka dumikit. Ayan na.
Mmm. Putong-puto lasa. Ang importante, mas maganda kung mapapatagal pa ninyo ng konti yung ating ano para mag-develop, dahil syempre dahil sa TV kulang tayo sa dahil sa tube kulang tayo sa oras, pero kung ma-develop pa natin yung dough na to, napahintay pa natin ng mga 20 minutes, mas masarap pa to, mas maganda pa po ang alsa nito. Okay, ayan ang ating puto episode. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye everybody.